Narito ang una kong tanong. Binasa mo kanina ang pasugo sa isang artikulo ni kapatid na Benjamin Santiago at doon ay meron kang nabasang gagawing mga saksi, hindi ba? Meron, binasa mo. Ang nabasa mo ba sa pasugo ay gagawing mga saksi ni Jehovah? Ito ang nabasa mo. Hindi. Ang nabasa mo ba ay gagawing mga saksi ni Jehovah? Ito. Sabi ko kanina, may reservation, mga saksi. Nino, binitin ko. Pero gusto mo, basahin ko ngayon ni Jehovah. Walang Jehovah doon sa nabasa mo. Ito nga. Hindi. Nabasa mo bang saksi ni Jehovah? Mga saksi ang binasa ko. Nabasa mo bang saksi ni Jehovah? Bakit mo dinadagdagan na hindi ko sinabi? Hindi mo panahon ng pagtatanong. Ang panahon ay sumagot. Huwag kang magtanong. Ikalawang tanong. Ikalawang tanong. Ginamit mo ang artikulo sa pasugo na ang unang iglesia ni Kristo ay naglaho. Tutol ka ba dito? Sagot. Tutol ka ba na naglaho ang unang iglesia ni Kristo? Nalubusan. Tutol ka? Tutol ako, nalubusan ng tao. Kung mabasa ko sa aklat ninyo na ang unang Kristiyano ay naglaho, tatanggapin mong ikaw ang sinungaling. Ang ibig, hindi ba pag sinabing naglaho, nawala? Lubusan. Ang iglesia, lubusan. Naglaho. Lubusan. Di tinatanggap mo. Hindi, di tumayo na ito doon para dalawa kami. Pwede niyo magtanong? Yeah. Kangina, Ginoong Totanes, ay kinu-question mo ang paggamit namin ng World History at ng Asia and the Philippines na nagpapatotoo na ang Pilipinas ay nasa malayong silangan. Tanong, mali ba na ang Pilipinas ay nasa malayong silangan? Ito ang sagot ko. Kung batay sa Biblia, mali. Pero kung batay sa history, tama. Pero history, wala kaugnayan sa Biblia. Kung ang Pilipinas ay wala sa malayong silangan, saang uri ng silangan naroon ang Pilipinas? Okay, sagot. Ikaw na ang nagsabi kung tutol ako doon. Kung batay sa history, ang sabi ko sa kanya, tama. Pero Biblia ang pinag-uusapan. Wala sa Biblia yan. Kaya patunayan mo, sa Biblia na ang malayong silangan. Ikaw ang tinatanong ko, ang Pilipinas ba ay dako o hindi dako? Pwedeng maging dako. Ito, tanong. Tanong, shhh! Aking tanong mo, batay sa Biblia, hindi sa history. Lumalabas ka sa Biblia. Wala na. Yung bang ibang tupa na binabanggit sa 1:66 ay hindi sa kulungan dinadala? Ang tinutukoy ko ay yung pagtuturo ninyo na ang kulungan... Hindi, ang tanong kayo maliwanag. Yung bang ibang tupa na binabanggit sa 1:66 ay hindi sa kulungan dinadala? You miss the point.
Ang sabi mo kanina, hindi sa kulungan, kaya yun ang tanong ko eh. Sa kulungan o hindi sa kulungan? Hindi doon sa unang kulungan na tinuturo ninyo na iglesia na nawala. Yun ang tinuturo ko. Kung babasa ko na sinasabi ninyo sa inyong aklat na ang mga ibang tupa ay sa kulungan dinadala, inaamin mong nagsisinungaling ka. Ang sagot ko, ang habang ko sa iyo, basahin mo sa aming aklat na ang ibang tupa ay sa iglesia ni Kristo na kinahaliban nyo. Hindi ba yung nasabi ko? Bakit mo tinuturoan ako kung anong aking itatanong? Ang tungkulin mo'y sumagot, huwag magturo kung ano'y itatanong. Tanong! Ito! Abangan nyo! Sinabi mo kanina na ang malayo na tinutukoy sa gawa 2:39 ay mga hintil na pinagsuguan kay Pablo, hindi ba? Ang sabi mo, doon susuguin sa malayo, saan? Sa mga hintil? Ang tinutukoy ba dyan sa gawa 2:39 na malayo? Malayo lang sa dako ng mga Hudyo? Hindi. Malayo lamang ba sa dako ng mga Hudyo? Hindi. Hindi ba totoo na ang nasa malayong tatawagin sa 2:39 ng gawa, malayo na sa dako, malayo pa sa panahon? Saved by the bell. Ipinakilala nyo sa tao na ang tamang salin sa 1:16 ay wala at hindi sa. Yun po ba ang tamang pagkakasalin sa Biblia? Hindi ko sinabi na ang tama ay wala at mali yung hindi. Ang sinabi ko, mababasa yung hindi, mababasa yung wala. Isa mga tuwid, yung wala at hindi sa, yun ang sinalita ni Kristo sa Biblia. Hindi ko sinabi na ang sinalita ni Kristo wala at hindi. Ang sinabi ko, may salin ng Biblia mababasa ang wala, may salin mababasa ang pero, hindi. Pero tinatanggap mo na hindi mo nabasa yung pa sa Biblia. Wala akong sinabi na ako ay merong binasang pa sa Biblia. Wala yun sa Biblia. Aminado ka. Hindi ko kailangang aminin sapagkat hindi ko naman sinabing nasa Biblia yun eh. Kung sinabi kong nasa Biblia yun, pagkatapos yung napatunayan mo na wala sa Biblia, dapat kong aminin na wala sa Biblia. Hindi ko sinasabi na yung pa eh nasa Biblia, kaya wala akong dapat aminin. Tanungin naman kita, mababasa ba sa Biblia yung pa? Ito ang aking sagot. Ano? Mababasa o hindi? Ang aking mga argumento hindi nakasalig sa pa. Hindi nakasalig sa pa. Sagot ang tanong, kung hindi nakasalig sa pa, ang sabi ng inyong tinatawag na pasugo, ang sabi ni Kristo, mayroon pa siyang ibang mga tupa. Panahon ng pagtatanong. Ito nga, mayroon siya. Oo, tanong. Tanong, sige. Sabi ng kanilang sinuna, sinabi daw ni Kristo na mayroon siyang ibang mga tupa na wala pa sa kulungan. Sa mga tuwid, tinutulawan mo itong nakasulat dito. Na? Wala pa sa kulungan ang nakasulat doon. Sabi ko nga sa iyo kanina pa, kung ikaw ay marunong umintindi, yung pa ay wala sa talata ng Biblia. Na kaya ko ginamit yung pa para patunayan. Kanginang-kangina pa! Kanginang-kangina pa!
Ang katuparan, ito sagot ko. Ang katuparan ng tinutukoy sa Isaias 43:5 na malayong silangan ay Pilipinas. Kaya ang hamong ko, tutulan mo na ang Pilipinas ay nasa malayong silangan. Hindi ba tinatunayan nyo na ang malayong silangan ay Pilipinas ayon sa Biblia? 1914 pa. Tinatunayan mo? 1914 pa. Tinatunayan niya. Ayon, kung pinatunayan niya sa Biblia na ang malayong silangan ay Pilipinas, sa ang talata sa Biblia sinasabi na ang malayong silangan ay Pilipinas, basahin mo, tamad na. Ayon, saksi, pinatunayan niya sa Biblia, basahin mo ngayon. Time out muna tayo, masyado ho tayong maingay, hindi ho magkakaintindihan ang dalawang nag-uusap. Sandali lang. I-time out muna. Naka-time out muna. Maliwanag ang sagot ko po. Teka muna, wag na kayong nakikiusap kami na bayaan nyo kami na lang ang mag-usap para maging maliwanag po ang pag-uusap. Na ang sabi ko, maliwanag ang binitiwan ko. Ang katuparan ng malayong silangan na binabanggit sa Isaias 43:5 ay ang Pilipinas. Itong hamon niya sa akin. Basahin ko sa Biblia, ang Pilipinas ay malayong silangan. Basahin mo ngayon. Ayun, sandali lang. Oh. Sabi ko, time out eh. Bakit time out? Tuloy na. O sige. Tutuloy ko. Basahin mo ngayon. Ang pangalang Pilipinas... Tala, pakisabi yung talata. Hindi, ito pa. Sabi mo nga, may premise eh. Oh, ito premise. Ito premise. Oh, pagkailan ng premise, babasahin niya. Ang pangalang Pilipinas, pangalang artipisyal. Ang pangalang katutubo, malayong silangan. Sumasagot pa ako. Kapag ka ipinilit ng aking kaibigan na basahin ko sa Biblia ang pangalang Pilipinas, lalong napatutunayan, mangmang na siya sa Biblia, mangmang pa sa kasaysayan ng kanyang bayan. Bakit? Bakit pagkahinanap ang pangalang Pilipinas? Bakit pagkahinanap? Ginoong Totales, sinabi po ninyo kanina na ang tinatawag na salungatan ay ang pagtuturo ng magkaibang aral sa magkasabay na pagkakataon, hindi po ba? Sinabi ko. Pwede po bang magturo ang isang tagapangaral sa isang pagkakataon ng magkasalungat? Yun ang mga tinatawag na huwad eh, pagamag kasabay na itinuro ng isang tagapagturo. Ang isang tagapagturo ba, ang isang tagapagsalita, kamukha ninyo, pwedeng magsalita ngayon sa isang pagkakataon ng magkasalungat na bagay? Yun ang nga eh, kapag huwad, makapagsasalita na sa lunga, pero kung hindi huwad... Pag ba sinabing magkasabay, may nauna o may nahuli? Simple tanong na yan. Oh, kaya nga...
Pag ba sinabing magkasabay, ang ibig sabihin ni may una, may huli, o magkasabay? Sa makatwid, para po sa inyo, para po sa inyo, Ginoong Totales, ang isang tao pwedeng magsalita ng isang pagkakataong magkasabay ng magkasalungat. Pwede yun, yun nga yung hukad eh. Noong 1918 hanggang magpahanggang noong 1918, hindi po ba totoo na itinuturo ninyo na ang nakatataas na kapangyarihan tinutukoy sa Roma 13:1 ay ang gobyerno dito sa lupa? Wala akong itinayong ganoon. Bakit mo tinatanong sa akin nga? Hindi po ba ito ay inyong aral? Hindi. Aral niyo o hindi niyo aral? Subalit, sa kaayusan ng tibatay... Lahat ba na... Wala akong tanong eh. Wala akong tanong eh. Wala. Kaya nga ayaw kita nang pasagutin eh. Para mo maging maayos sa atin o magpupulong, kung ano ho ang tanong siya ho ang sasagutin, sana ho maging maginoo at magalang ang atin pong pagkatanungan sapagkat po ang atin pong tinatalakay ay ang kaliwanagan kung ano po ang pasa na atin pong pinag-uusap. Time out, ano? Salamat po at, ng... salamat... Pag-iusap po sa inyong nasa harapan, kung maaari po, iwasan natin yung anong isip-isigaw-sigaw para maiwasan at initan ng ulo dito sa mga dalawang. Napakaganda noong panawagan ni Konsehala na magkaroon tayo ng paggalang. Kaya nga pinupupukos siya eh. Gusto ko lang na ipakita sa kanya na turuan ako ng good manners and right conduct. Okay, thank you. Wala na ata. Oh, ito. Pwede na? Pwede na yung computer. Pwede na ba? Oh, sige. Ginoong Totanes, tinatanggap po ba ninyo ang nakasulat sa Epeso 5:23 na ang ililigtas ni Kristo ay ang iglesia na katawan niya? Tinatanggap po ba ninyo yan? Hindi, sumagot lamang kayo, Ginoong Totanes. Tinatanggap ba ninyo ang nakasulat sa Epeso 5:23 na ang ililigtas ni Kristo ay ang katawan o iglesia? Magtatanong ang tagapagtanong ayon sa itinayo. Huwag mo ako. Time out. Sandali lang. Ano po? Sandali lang. Mga magulang, wag na kayong ano. Meron lang akong gustong linawin. Humihingi ako ng pahintulot kay Konsehala. Ano po? Sandali lang po. Ano? Nalimutan lang po ng aking kausap na ang paksa at ang aming sandali lang. Na itong aming paksa ay combined topic. Magkasamang paksa na at the same time ako ay magtatayo at ako ay magigiba. Ngayon, gusto kong turuan ni Ginoong Totanes na hindi raw ako nakakaintindi ng rules and regulation ng debate. Eh, ang totoo eh. Wala ka pang itinatayo eh. Mag-iwalay na tayo eh. Di ba? At saka, sandali lang po. No? Oh. Para mo maging malinaw ang ating rules, magkakaroon tayo ng 3-minute break para pag-anungin natin ito. At saka, meron lang akong gustong linawin dahil sa maaaring mamaya, maghumingi pa tayo ng time out. Oras ko, dahil sa humingi ako ng time out, nagsasalita siya. Hindi ho ba yun yung malaking kabastusan? Hindi, sa ganoon. Sinasabi ko sa'yo, magtanong na. Hindi, paano nung pagtatanong time out ako eh. Bakit? May pinagmama tayo time out, time out. Thank you.
Ah, walang ganyan na. Gusto kong ulitin ang aking katanungan, Ginoong Tutanes. Tinatanggap po ba ninyo na hindi na o hindi? Tinatanggap po ba ninyo o hindi na ang ililigtas ni Kristo ayon sa Efeso 5:23 sa magandang balita Biblia ay ang iglesia na katawan niya? Tinatanggap mo ang Efeso. Ito ikalawa. Tinatanggap mo ang Efeso na ang ililigtas ay iglesia ayon sa inyo na ginagawa saksi, pero hindi kayo yun. Ayon. Diyan ba sa Efeso 5:23 ang ililigtas ni Kristo, saksi ni Jehovah, o ang iglesia ni Kristo? Sinagot na kita. Ang ililigtas na nakalagay doon, ayon sa inyong pasugo, ay iglesia na hindi, ginagawa saksi. Hindi, ang tinatanong ko, hindi yung pasugo. Yung nasa Efeso 5:23 sa magandang balita, ang nakalagay ba doon ay iglesia o saksi ni Jehovah? Iglesia na ililigtas doon, hindi kayo yun. Ayon. Doon ba sa Mateo? Doon ba sa Mateo? 16:18. Ang itinayo ba ni Kristo, saksi ni Jehova o iglesia? Ang itinayo ni Kristo ay kapulungan. Sapagkat ang ibig sabihin ng iglesia ay kapulungan ng tao. Doon ba sa Mateo 16:18 ang nakalagay kapulungan o iglesia? Sa ibang salin, ang kababasahan ay church o kaya ay congregation. Yung bang church doon sa Mateo 16:18, iglesia o hindi iglesia? Hindi kayo. Doon ba sa Mateo 16:18, ang nakalagay ay saksi o iglesia? Ang nakalagay doon, itatayo ko ang aking iglesia. Oh, tama na. Doon ba sa gawa 20:28 sa sali ni George M. Lamsa, ang tinubos po ba ng dugo ni Kristo, iglesia ni Kristo o saksi ni Jehovah? Ito na naman ang sagot ko. Ang tinubos na nakalagay doon ay yung kapulungan ng mga tao na kay Kristo o iglesia. Ang mababasa po. Ayon sa gawa, tama na, nasagot. Hindi,
Nasagot na yung tanong. Nasagot na yung tanong. Hindi. Hindi ang itinatanong ko kung kami yon o hindi. Wala rin ang tanong. Wala rin ang tanong. Ayon sa gawa, 247 sa King James Version, saan po ba idinaragdag ng Diyos ang mga maliligtas? Sa saksi o sa iglesia? Ayun na naman eh. Pinaliwanag ko na lahat ng itanong mo ng iglesia. Yan ay kapulungan na ginagawa saksi at hindi kayo yan. Hindi ang itinatanong ko kung kami yan. Ang itinatanong ko, ang nasa talata bang tinubos ay saksi ni Jehova o iglesia ni Kristo? Nililiwanag ko lang sa tao na mamaya baka ilapit mo sa inyo ay hindi kayo lang. Hindi ka sumasagot ng ayon sa tanong, kaibigan. Ang itinatanong ko, sa gawa 20:28, ang mababasa bang tinubos? Saksi ni Jehova, iglesia ni Kristo? Saksi ni Jehova? Saksi ni Jehova? Unang tanong. Ginoong Bularan, gusto niyo po ba na kayo ay maging isang saksi ni Jehova? Kung ang itinatanong mo sa akin, saksi ni Jehova, eh yung kinalalagyan mo, ayokong ayoko. Kapatwi, kung ikaw ayaw mo, tapos ipakukumbiyerte mo pa ang buong sanlibutan, ito, ayaw mo naman. Sunod na tanong. Sabi mo, hindi nyo itinuturo na si Ginoong Felix Manalo ang founder na Iglesia ni Cristo, eh, di ba? Narinig mo naman ang sagot ng mga dinoktrinahan. Okay, yan ang dinoktrinahan eh. Ngayon, na mga tuwid, bali ang itinarehistro nyo sa pamahalaan na ang founder ay si Ginoong Felix Manalo. Ang binabasa mo ay rehistro at hindi doktrina. Ang aming pananampalataya nakasalig sa doktrina, sa aral ng Diyos at hindi sa rehistro. Mali sa aming pananampalataya. Sandali lang. Sandali lang. Meron lang kung gusto ipaalala. Sandali lang. Time out, oh. Hindi, ganito lang eh. Ito lang meron lang kung gusto ipaalala. Oh, bilang tagapamagitan, gusto ko sa inyo sabihin na ang tungkulin niya magtanong, hindi mag-akusasyon. Oh, iba yung question eh. Oh. Dahil sa... Hindi. Ilagay natin sa lugar. Sandali lang. Alam nyo kasi, sandali lang. Alam po ninyo, ay tayo, Ginoong Tutanes, ang dapat kakitaan ng magandang halimbawa ng mga taong narito. Tayo. Yun nga ang dahilan kaya ko tinututulang ang saksi ni Jehova sa Diyos eh. Dahil salungatan ng inyong mga aral eh. Oh, yung mga aral ninyo, salungat sa aral ninyo, salungat pa sa Biblia. Ayun. Kung tanungin ko kayo, sasagot ako. Ayon sa inyong paniniwala at pagtuturo, ano po ba ang kulungan? Itinatanong mo sa akin kung ano ang kulungan. Ayon sa Biblia. Ayon sa Biblia. Aling kulungan ba ang gusto mong itanong? Maraming banggit na kulungan sa Biblia. Ayon. Yung salita ng Diyos, kulungan yon. Yung mismong organisasyon, kulungan din yon. Sabi na, sabay na itinuro at magkasalungan. Ngayon, sabay itinuro at magkasalungan.
magkaayon nyo. Ang sabi mo, teka muna. Yung iglesia na kung tawagin ay kawan, nakukulong yon ng mga salita nino ng Diyos. Yung iglesia na organisasyon, kulungan din yon. Pag wala ka doon, eh di nasa labas ka. Pagka nasa loob, di nakakulong ka. Teka muna, gusto ko lang liwanagin yon. Pag nasa labas, hindi ka nakakulong. Pagka nasa loob, nakakulong ka na. Yeah. O sige po. Itinuturo niyo ba na ang mga pangalan ay sa Diablo? Sige, tabong yun eh. Binasa ko sa inyong aklat, kayo ang nagturo na ang pamahalaan ay sa Diablo. Sinasabi ko, kapag tayo hindi iglesia, sa Diablo, hindi ba? Ngayon, ang mga ay to tanong. O sige na. Ang muling tanong, ang sabi ko, kasamahan niyo po ba ang mga namamahala sa Pilipinas, kagaya ni Kagalang-galang na Konsiyano? Siya po ba iglesia ni Cristo? Tinatanong kita, kasamahan niyo po. Ito, sadali lang. Hindi yun ang narinig kong tanong kangina. Ang narinig kong tanong kangina, ay kung kasamahan namin si Konsihala, kung siya ay maliligtas, kung siya ay bahagi ng gobyerno. Sandali lang, ito sagot ko, ha? Tumahimik kayo, ito sagot ko. Tutal, ako naniniwala, yun ang kahuli-huling tanong. Ito ang aking kahuli-huling sagot. Kaya pinagbigyan ko siya sa tanong at pagbigyan niya ako sagot. Ito ang aking sagot. Akala marahil ni Ginoon Tutanes, ang kadibati niya ngayon saksi ni Jehovah. Bakit? Sa kanya dapat itanong yun eh. Siya nagtuturo na ang lahat ng pamahalaan ay sa Diablo. Bakit mo sa akin itatanong yun? Dapat sa iyo itanong yun. Sapagkat ikaw ang nagtuturo na lahat ng pamahalaan ay sa Diablo, si Konsihala bahagi ng pamahalaan. Kaya bakit mo sa akin itatanong kung si maliligtas o hindi? Ginoong Tutanes, meron po kayong binasang pasugo kanina. Doon po ba sa pasugo na inyong binasa ay meron bang nakalagay na Pilipino lamang ang matatawag sa Iglesia ni Kristo? Ang pinanang tulip yung Iglesia ng Pilipinas, sabi ko,
Oh, lahing Pilipino, walang lamang. Kaya nga, walang salungatan. Sapagkat ang pagmumulan ng Iglesia ni Cristo na makararating sa kanluran ay sa malayong silangan. Natatandaan mo ba na sinabi mo kanina na sila rin na ang gusto mong tukuyin ay kami, sila rin ay nagtuturo ng kamalian. Nasabi mo ba yon o hindi? Sabi ko, nagtuturo ng salungatan. Hindi, yung rin, sila rin, sila rin. Kung ating paanda rin ang tape, na natatandaan bang sinabi mo na sila rin, sila rin. Sa Makati, dumahabol ka ng tabla. Natatandaan mo ba na sinabi mo rin kanina na kailangang maging saksi upang mapabilang sa iglesia at maligtas? Yung iglesia, baligtas, no? Yung iglesia ang magiging saksi at hindi saksi ang magiging iglesia. Ikaw ba naging iglesia ni Kristo na? Sagot ko, kami ay naging kapulungan na. Pwede rin tawagin iglesia sapagkat kapulungan kami. Iglesia ni Kristo! Hindi ba ang ililigtas sa Biblia, Iglesia ni Kristo? Hindi lamang yun. Sa Makati, tinatanggap mo, lamang tumatawad ka. Ito ang sabi mo, sapagkat ang tunay na Iglesia ni Kristo na ililigtas ay yung unang panahon, pero hindi kayo yun. Sandali lang. Bueno! Inutulad mo nga eh. Bueno! Komo siya'y umaangkas, isama natin. Sinabi mo kanina, totoo ba o hindi, na ang Biblia ay nasulat sa wikang Grego? Totoo o hindi? New Testament. Sinabi mo ba kanina ang New Testament o Biblia? Sabi ko, yung Kristiyanong Grego kasulatan Biblia. Ayon. Sa Makatwid, pagbabiblia ang kahulugan bagong tipan, hindi ba pagbiblia kasama ang matandang tipan? Ito ang sagot ko. Sinabi ko, yung salitang iglesia nasa bagong tipan, yun ay nasulat sa wikang Grego. Kung patugtugin natin ang tape at mabasa na marinig ng mga tao na ang sinabi mo, yung Biblia ay nasulat sa wikang Grego, aaminin mo nagkamali ka. Ayan, ito ang nanabasa yung nakasulat. O sige, iwanan na natin yan. Iwanan na. Pero bang isang minuto? Ah, ito. Isang minuto. Yung bang saksi ni Jehova, yan ba'y pangalan ng organisasyon o gampanin? Ganito ang sinabi ko, ang pangalan ng isang kuminsan ay nababantay sa gawain. Kaya nagbigyan ko ng halimbawa, dahil sa iyo ng gawain mo, yun din ang itinatawag sa iyo bilang pangalan. Yung bang iglesyang itinayo ni Kristo, tinatanggap mo na organisasyon? Yung tunay doon. Organisasyon. Oh, doon. Ayun. Mababasa ba sa Biblia na yung iglesyang itinayo ni Kristo na tinatanggap mong organisasyon, tinawag na saksi ni Jehova, mababasa o hindi mababasa? Sagot ko, patutunayan mo at babasahin ko. Eh kung mabasa ko naman. Pag nabasa mo sa Biblia na yung organisasyon. Hindi. Tinatanggap mo ba, Ginoong Totanes, ang nakasulat dito sa inyong pamphlet na ito na ang mga disipulo ng ating Panginoong Jesucristo noong unang siglo ay hindi tinawag na saksi ni Jehova? Time. Officially, katulad ng salitang Kristiyano,
ang mga alagad ng Kristo, Kristiyano na. Pero nung tawagin sila, yung bandang huli na sa Antioquia na Kristiyano. Ganun din ang masasabi.